People don't care how much you know until they know how much you care. A tele-reminder from Teleradyo Marcelo, ang tele-aralan ng bawat malulunod. At your service. Kaya naman, ang feedback mo, suggestions nyo ay mahalaga sa amin to improve our programs on air and online. Para alam ni teacher yung strengths as well as the things in your mind na mas makatutulong sa mas effective na pagkatuto sa Teleradyo. Please take time to send your feedbacks via Teleradyo Mew, which you can access by scanning the QR code on the right or typing the URL provided here. bit.ly/3ORVAY9. One more, this time you follow. bit.ly/3ORVAY9. Kaya send your hashtag TBH o hashtag RT dito sa Teleradyo Mew, kung saan ang feedback mo, suggestions nyo, ay mahalaga sa Teleradyo. Makinig, manood na sa Teleradyo. Makinig, manood na sa Teleradyo. Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Sa gitna ng mapanubok na panahon, magkahatid sa kakibat ay diskusyon. Pagbati ng isang magandang araw sa ating vibrant na punong guro na si Doktora Maria Victoria C. Vivo, sa ating masipag na AP Supervisor na si Sir Salvador B. Lozano, sa lahat ng department heads, most especially sa ating butihing head na si Ma'am Madonna R. Estacio, sa lahat ng guro, lalo na sa mga kasamahan naming guro sa grade 10 na walang sawang tumutulong at sumusuporta sa amin bilang Technical Working Committee, mga nakikinig, at para sa ating mga mag-aaral na masigasig at patuloy na sumusuporta sa ating programa. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang lahat ay welcome sa ating teleradyo sapagkat ito ang telearalan ng bawat Del Pilarian at Maluleño. Ako si Ginang Cristina C. Capillo, ang guro na tagapagdaloy sa oras na ito mula sa kagawaran ng Araling Panlipunan. Kumusta, Grade 10? Nakahanda na ba kayo sa tatalakay natin sa oras na ito tungkol sa ika-apat na markahan sa Module 2, ang title ay lumalawak na konsepto ng pagkamamamayan. Mahalagang makinig kayo sa talakayan ngayon upang lubusan ninyong maintindihan ang mga konsepto na ating tatalakayin. Sa araw na ito, ano nga ba ang dapat mong alamin gamit ang Module 2 sa ika-apat na markahan ng Araling 10? Ang ating lesson ay tungkol sa lumalawak na konsepto ng pagkamamamayan. Kaya ihanda na ninyo ang iyong sarili. Kunin ang mga kagamitan na makatutulong sa ating pag-aaral. Bago tayo tuluyang magpatuloy, nais kong batiin ang mga nanonood at nakikinig mula sa iba't ibang pangkat ng Baitang Sampu. Welcome, Del Pilarian, sa ating mag-aaral mula sa Special Program in Science and Technology Engineering, Special Program in Journalism, Special Program in Foreign Language, Special Program in Sports, Special Program in the Arts, at sa lahat ng Basic Education Program, hello sa mga handle kong pangkat tulad ng 10-11, 10-12, 10-13, 10-15, 10-17, at sa kanilang gurang tagapayo na si Sir Richard Martinez. Hello, sir. 10-SPS,
10:24. Gayun din ang pagbati sa mga ibang nakikinig. Isang mainit na pagbati po sa ating lahat. Bago tayo tulang magpatuloy, ito po ang ating MELP o yung tinatawag na pamantayan sa pagkatuto na ipaliliwanag ang aktibong pagkamamamayan. So, ang module pong ito ay nahati sa dalawa. Yung unang lesson na tinalakay ni Sir ST last time, legal na pananaw ng pagkamamamayan, at itong week 2, lumalawak na pananaw ng pagkamamamayan. Ngunit bago tayo tuluyang magpatuloy, huwag kang matakot sa pagsusulit na ito. Layunin lamang nito na mataya ang dati mo nang nalalaman. Inaasahan ko ang pakikilahok ninyo sa paglalagay ng comment sa comment box ng inyong kasagutan. Handa na ba kayo? Okay, ito ang unang katanungan. Ganap na mamamayan ka ng Pilipinas kung ipinanganak ka bago sumapit ang patlang na ang iyong ina ay Pilipino at ang iyong pinili na pagkamamamayang Pilipino pagsapit ng karampatang gulang. Ito yung mga pagpipilian. Letter A, Enero 17, 1971. B, Enero 17, 1973. Letter C, Enero 17, 1972. At letter D, Enero 17, 1970. Okay, ang tamang kasagutan ay letter B. So, ikalawang tanong. Ano ang tinutukoy na pinakamataas na batas ng isang bansa at nakasulat dito ang mahalagang batas na dapat sundin ng bawat mamamayan? A, referendum. B, ordinance. C, constitution. At D, memorandum. Ang tamang kasagutan ay letter C. Ikatlong katanungan, ano ang tawag sa katayuan o ugnayan ng isang individual at ng estado? Letter A, naturalisasyon. B, citizenship. C, dual citizenship. D, batas republika. Ang tamang kasagutan ay letter B. Ikaapat na tanong. Ang mga dayuhan ay maaaring maging mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng prosesong patlang. Letter A, naturalisasyon. B, legal. C, citizenship. D, lumalawak. Ang tamang kasagutan ay letter A. Panglima, saan nagsimula ang konsepto ng citizenship? A, kabihas ng Romano. B, kabihas ng Ehipsyano. C, kabihas ng Griego. D, kabihas ng Mohenjo-Daro. Ang tamang kasagutan ay letter C. Magaling sa mga mag-aaral na nakakuha ng lahat ng tamang sagot. Gayun din, binabati ko ang mga sumubok magsagot. Sa puntong ito ay simulan na natin ang ating talakayan. Nakahanda ka na bang balikan ang mga tinalakay noong nakaraang linggo tungkol sa legal na pananaw ng pagkamamamayan? Mga Del Pilarian, halina, makinig, magsulat, mag-aral at matuto sa ating teleradyo, ang telearalan ng bawat Maluleño. Ngayon, simulan natin ito sa pagbabalik-tanaw sa pamamagitan ng puzzle. Ilagay sa comment box ang inyong mga kasagutan. So, meron tayo dito, no? Nakatanungan, and then
pupunan na lamang ninyo, no, ng tamang letters, no, mga nawawalang letters. So ito yung number one, tinatawag na dating dayuhan na naging mamamayang Pilipino dahil sa proseso ng naturalisasyon. Ang tamang kasagutan ay naturalisado. Okay. Ikalawa, so meron na tayong given na letter N, yung katapusan. Ang kalagayan o katayuan ng isang tao bilang miyembro ng isang pamayanan o estado. Ang tamang kasagutan ay pagkamamamayan. Ikatlo, ang pinaka-given letter ay letter K, nasa gitna. Lalaking nakararamdam ng atraksyon sa kapwa lalaki. Ang tamang kasagutan ay bakla. Okay, next. Letter P ang given. Ang tawag sa lungsod estado ng kabihas ng Griego. Ang tamang kasagutan ay polis. Panghuli, ang pinakamataas na batas sa isang bansa. Ang given letter ay N. Ang tamang kasagutan ay konstitusyon. So, binabati ko ang lahat na kung nakakuha ng tamang kasagutan. Congratulations! Ngayon, pagpupugay para sa mag-aaral na nakakuha, no, ng lahat ng tama. Paalala, please subscribe, share, comment sa page ng Teleradyo Marcelo sa YouTube and Facebook page. Sa puntong ito ay mayroon tayong video clip tungkol sa lumalawak na pananaw ng pagkamamamayan na ang pamagat ay Ako'y Isang Mabuting Pilipino ni Noel Cabangon. Ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko, tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga litungkulin. Tumatawid ako sa tamang tawiran, sumasakay ako sa tamang sakayan, umitilad di nakikipag-unahan, at di ako sigasiga sa lansangan. Nagbababa't nagsasakay ako sa tamang sakayan, di nakahambalang parang walang pakialam. Di nagbibigyan kong mga tumatawid sa kalsada, umihin ko ako pag ang ilaw ay pula. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko, tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga litungkulin. Di ako nangungutong o nagbibigay ng lagay, tiket lamang ang tinatanggap kong binibigay. Ako ay nakatayo doon mismo sa kanto, at di nagtatago sa ilalim ng puno. Di ako nagkakalat ng basura sa lansangan, di bumubuga ng usok ang aking sasakyan. Inaayos kong mga kalat sa basurahan, inalagaan kong aking kabaligiran. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan.
bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Lagi akong nakikinig sa aking mga magulang, kaya't pag-aaral ay aking pinagbubutihan. Di ako gumagamit ng bawal na gamot, o kaya'y tumatambay at sa eskwela'y di pumapasok. Pinagtatampol ko ang aking karangalan, pagkat ito lamang ang tangi kong kayamanan. Di ko binibetang ating kinabukasan, ang boto ko'y aking pinahahalagahan. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. At totoong lingkod ng bayan, pabor o lagay ay di ko pinapayagan. Tapat ang serbisyo ko sa mamamayan, di ko binubulsa ang pera ng bayan. Pinagtatanggol ko ang mamamayang Pilipino, mga karapatan nila'y kinikilala ko. Ginagalang ko ang aking kapwa-tao, pinaglalaban kong dangal ng bayan ko. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Okay, so meron tayong mga katanungan na kung saan maaari niyong ilagay ang inyong kasagutan sa ating comment box. So, yung unang tanong, ano ang pangkalahatang mensahe ng awitin? So, naiintindihan ba niyo yung ating ipinakitang video clip? So, maaari na kayong magsagot. Pero, syempre, meron tayong ipiliin lang isa. No? Okay. Mula sa 10-12 na si Christine Pablo, sabi niya, tungkol daw ano yung ating pinakitang video clip sa lumalawak na pananaw ng pagkamamamayan. Yes, tama. Halimbawa ng batas na lumalawak na pagkamamamayan ay ang pagsakay at pagbaba sa tamang sakayan. So kayo ba class, ginagawa niyo yon? And then, sa mga driver, dapat daw na humihinto ang mga sasakyan kapag ang ilaw ay pula, no? At then sa mga estudyanteng katulad nyo, sa paaralan, dapat sinusunod ang mga alituntunin nito at pagtupad din sa inyong mga tungkulin. So, ikalawang tanong, kanino kayang mga tungkulin ang inilahad sa awitin? So, meron na naman tayong napili, no? Na kasagutan mula sa 10-11 kay Michelle de Guzman, tungkol sa mga dapat nating gawain at pagsunod sa mga simpleng batas. So, class, napakamahalaga, no? Sabi natin, simple, pero dapat, no? At kailangan na sumunod tayo. So, ano yung mga halimbawa nito? Okay. Ang hindi pagkakalat ng basura sa lamsangan at pag-aalaga, no? Ng ating mga
kapaligiran. So kailangan lagi, no, yung pakikinig ninyo, no, sa inyong mga magulang, kasi importante, kasi sabi natin simple lang, pero saan ba dapat nagsisimula yung malalaking bagay? Siyempre sa maliliit. So bilang mag-aaral at bilang mamamayan, kailangan sundin natin, ano, yung mga mumunting batas o yung mga simpleng mga batas. At panghuling tanong, paano ka makatutulong sa pag-unlad ng bansa bilang isang mabuting Pilipino? Okay, mula kay Christian Tan ng 1014, kung tayong mga mamamayan ang marunong sumunod sa mga batas na nasa saligang batas at mga batas na hindi nakasulat, dito magiging mabilis ang ating pag-unlad. Yes, correct, no? Dapat lang talaga na maging masunurin tayo bilang mamamayan, no? Yung sabi nga ni Christian, yung mga nakasulat tsaka yung di nakasulat na batas, okay, kailangan na sumusunod. Marunong tayong sumunod. Bakit? Sapagkat walang magiging halos na problema ang ating pamahalaan sa lipunan. Okay, salamat yung mga sumagot. Okay. So, bali ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa lumalawak na pananaw, no, ng pagkamamamayan. So, binanggit na kanina doon sa ating nakita sa video clip. And then, ito pa yung karagdagan. Ano, batay sa lumalawak na pananaw ng pagkamamamayan, maaari nating matukoy ang mga katangian ng isang mabuting mamamayan. Ayon kay Yeban noong 2004, ang isang responsableng mamamayan ay inaasahang una dapat makabayan, no? Pag sinabi class na makabayan, so kailangan tinatangkilik natin ang ating sariling product. Okay, ikalawa, may pagmamahal sa kapwa. So ngayong pandemic, no, nakikita natin yung talagang concern or pagmamahal natin sa kapwa sa papaanong paraan, sa community pantry. Ikatlo, may respeto sa karapatang pantao. So nakikita natin ito, no, bilang mamamayan. So minamahal natin yung ating kapwa-tao, yung karapatan niya, no, kung let's say kung anumang religion ang nais niyang piliin. So inirerespeto natin ito. Okay, number 4, may pagpupunyagi sa mga bayani. So nakikita din natin ito, no, na kung saan yung ating respeto at pagmamahal sa mga bayani, sapagkat napakarami, no, na nagawa ng mga bayani para sa ating bayan. Kaya karapat dapat lang na ating mahalin, ipakita natin yung respeto, paggalang sa kanila. Number 5, gagampanin ang karapatan at tungkulin bilang mamamayan. So, yung mga sinabi nga kanina sa song, dun sa video, so, maliliit man, no, yung mga tungkulin, let's say, yung pagtatapo ng basura sa tamang lugar, no, pagsunod sa batas trapiko at iba pa. So, iyon ay isang tungkulin natin na dapat ginagawa, no, kahit hindi, walang nagpapaalalang guro, mga magulang, or mga nakakatanda, dapat ay ginagawa natin ito. Pang-anim, may disiplina sa sarili. Kung tayo ay nagagawa natin yung mga simpleng batas na ito, that means meron tayong disiplina sa ating sarili. Okay, tinitingnan ngayon ang pagkamamamayan hindi lamang bilang isang katayuan sa lipunan na isinasaad ng Estado, bagkus
Maituturing ito bilang pagbubuklod sa mga tao para sa ikabubuti ng kanilang lipunan. Ayon sa abogadong si Alex Lacson, may 12 gawain na maaaring makatulong sa ating bansa. Maliban yung kanina na 1 to 6, meron pang 12. Isa-isahin natin. Okay, una, sumunod sa batas trapiko. Okay, so napaka-importante yan ng pagsunod sa batas trapiko. Minsan, maraming mga drivers no na hindi sumusunod. So, yung tinatawag na beating the red light na kung saan maraming sumasablay na mga driver dito. Kaya, ano ang nagiging cause ng accident? Yun ang isang rason kaya minsan nagkakaroon ng karambola sa daan. Okay, ikalawa, laging humingi ng opisyal na resibo sa anumang binibili. So, bakit kailangan may resibo? Alam ba niyo class na isa yan ano, sa pinagkukuhanan ng tax or ng buwis. So, alam natin na ang buwis ay napakalaking tulong sa ating bansa. Maaari itong makapagpagawa ng iba't ibang istruktura katulad ng school, hospital, at iba pa, yung mga kalsada natin. Hindi lang yon, kundi dito din kumukuha ng mga pampasweldo, no? Yung mga katulad naming mga guro o iba pang government employees. Number 3, huwag bumili ng mga bagay na smuggle. Bilhin ang mga lokal na produkto. Bilhin ang gawang Pilipino. So kasi pagka-class tatangkiligin natin yung smuggle, yan yung mga puslit na product na kung saan walang buwis na ibinabayad no sa ating gobyerno. So ano mangyayari? Sabi ko nga kanina, ang tax ay napaka-importante sa ating bansa. Ika-apat, positibong magpahayag tungkol sa ating gayon din sa sariling bansa. So kailangan meron tayo no na magandang sinasabi no sa ating bansa. Kasi sino pa ang magmamahal no sa sarili nating bayan? Syempre tayo na mismo mamamayan ng mamayang Pilipino. Okay, number 5. Igalang ang nagpapatupad ng batas trapiko, pulis at iba pang lingkod bayan. So, kailangan ano yung pagrespeto sa mga may kapangyarihan kasi nga para mas lalong maging maunlad ang ating bansa, kailangan na marunong tayong rumispeto no sa mga pulis at iba pang lingkod bayan. Ika-anim, itapon ng wasto ang basura, iwalay, resiklo, pangalagaan. So, nowadays, napakadami na nating basura. So, kailangan alam na natin ano, kung iiwalay natin, ano ba yung mga nabubulok, yung hindi nabubulok, and then, pwede din natin i-recycle no, yung mga bagay-bagay na pwedeng i-recycle. Kasi nga, dito, maipapakita natin na tayo ay tunay no, na mamamayan ng Pilipinas. Kasi nga, yung pagmamahal natin sa mga maliliit na pagsunod no, sa batas natin ay ating ginagawa. So, pang-7, suportahan ang inyong simbahan. So kailangan may pakialam tayo, no? Hindi ay bahala ka, no, dito lang ako. So walang ganoon. Kailangan yung support natin sa ating simbahan ay makikita. Sabi nga dun sa kanta, walang sinuman ang nabubuhay sa sarili lamang. Kaya dapat yung kooperasyon ay makita sa atin bilang tao at mamamayan na rin. Ika-8, tapusin ng may katapatan
ang tungkulin sa panahon ng eleksyon. So, dapat, no, siguro yung iba sa inyo hindi pa maaaring bumoto. So, magmatsyag kayo, no? Tingnan ninyo kung yung inyo bang mga, let's say, yung inyong mga magulang, yung mga kamag-anak ninyo ay talagang bumoboto, no? Kailangan kasi ipinapractice natin yan. Tapos, yung namang, kami namang mga guro, dapat talagang kung ano yung oras, no, na sinabi, let's say, alas 7 hanggang gabi, no? Kailangan ay tapusin namin, no, yung tamang pagbibilang ng mga bumoto. So dapat ginagawa namin iyon, tungkulin namin iyon sa panahon ng eleksyon. Number 9, maglingkod ng maayos sa pinapasukan. So dito papasok yung hindi pwede na maki-time in, no, or yung sa tamang oras, yung tamang pagpasok at tamang pag-uwi, no? Bilang mamamayan, kailangan ay mapapagkatiwalaan tayo lagi. Number 10, kailangan magbayad ng tamang buwis. Kasi nga, sabi ko kanina, napaka-importante ng buwis sa ating bayan. Number 11, tulungan ang isang scholar o isang batang mahirap. So, ang pamahalaan natin, ano, yung mga lokal, no, meron silang tinatawag na scholar, no, na kung saan talagang pag-deserving ang bata ay nakakatanggap nito, no. At panghuli, maging mabuting magulang, turuan ng pagmamahal sa bayan ang mga anak. So, siguro naman lahat tayo, no, lahat kayo ay mahal na mahal ng inyong mga magulang. So, naintindihan ba nyo yung ating mga tinalakay? May katanungan pa ba? Kung wala na, so, maglalagay muli kayo sa inyong comment box ng inyong mga kasagutan sapagkat may hinanda ulit ako na katanungan. So, unang tanong, ano ang dapat na taglayin natin bilang isang mamamayan? Okay. So, pumili na lamang ako ng kasagutan. Ano? Sabi ni Allen Alcabasa ng 10 SPS, dapat daw maging masunurin tayo sa mga simpleng batas. Ano nga ba yung mga simpleng batas? Sinabi kanina, no, yung pagtawid sa tamang tawiran, pagsunod sa mga alituntunin, ano, for example, yung pagbabayad ng tamang buwis, pagmamahal sa kapwa. So, iyon, no, iyon yung mga tinatawag na simpleng batas. Ikalawang tanong, bakit kailangan tayong sumunod sa mga simpleng batas at di nakasulat na batas? Bakit nga ba kailangan, ano? Okay? Ito ang isa pang kasagutan mula kay Osiris Acosta ng 10-12. Sabi niya, dahil maiiwasan ang anumang kaguluhan o alitan sa pagitan ng mga tao at pamahalaan. So tama ka, Osiris, no? Okay, kapag tayo ay marunong sumunod at tayo ay disiplinado, so walang magiging problema, no? Kasi nga magkakasundo-sundo ang bawat isang tao at mamamayan doon sa mga batas, no, yung mga simpleng batas, no, na mayroon tayo. Okay. Number 3. Batay sa lumalawak na pananaw ng pagkamamamayan, makakabuti ba ito
sa pag-unlad ng ating bansa, ipaliwanag. So, meron na naman tayong napili, no, na pasagutan mula sa 10-11 kay Chelsea de Guzman. Sabi niya, oo, dahil kung tayo ay sama-sama at tulong-tulong na may pagkakaisa na sumusunod sa mga batas, ay magkakaroon tayo ng madaling pag-unlad. Okay, napakahusay ni Chelsea, no? Tama yung kanyang sinabi, no? Kailangan lang yung ating disiplina at kooperasyon para mas mabilis at madali na uunlad ang ating bansa. Panghuling tanong, bakit kailangang magkaroon ng kooperasyon ang mga mamamayan sa pamahalaan? Kailangan nga ba? Okay. Tingnan naman natin, no? May sumagot dito, may pinili tayo. Si Rafael Cortez ng 10 SPS. Sabi niya, dahil bilang isang mamamayan, kailangang may kooperasyon tayo sa pamahalaan para magkaroon ng peace and order sa bansa. Makikita natin na walang mangyayari kung tayong mamamayan ay hindi susunod, sa halip umunlad ay patuloy itong maghihirap at babagsak ang ating ekonomiya, no? Kasi domino effect talaga 'yan, no? Kapag hindi tayo masuwayin, ano, yung mga tao. So, ano mangyayari? Syempre, unti-unti, no? Hindi tayo uunlad. Kung ano man yung magandang plano ng ating mga leaders, hindi mangyayari kasi nga tayo ay pasaway. Pero kung tayo ay magiging masunurin, may disiplina sa sarili, so mas lalong mapapabilis ang pag-unlad ng Pilipinas. Okay, may katanungan ba kayo? Kung wala na, sige nga, magbigay kayo ng inyong natutunan sa araw na ito. Meron ba? Okay. Meron ba? Pwede nyong isulat sa ating comment box ang inyong mga natutuhan sa araw na ito. Okay, may nagsabi, pagiging makabayan. Okay. May pagmamahal sa kapwa, may respeto sa karapatang pantao, may pagpupunyagi sa bayan, sa mga bayani, gagampanan ang karapatan at tungkulin bilang isang mamamayan, at kailangan daw ay mayroong disiplina. So, salamat sa mga nag-participate. Kaya pa lang, binabati ko kayo. Ngayon, dadako na tayo. Kung talagang naunawaan ninyo, tingnan ko. Okay? Pwede kayong kumuha ng papel at panulat, then sagutan yung aking mga hinandang tanong. So, lima lamang ito. Ito yung ating direction o panuto. Isulat ang minus kung may masamang epekto sa pamahalaan at zero kung walang kaugnayan at plus kung may magandang epekto ito sa mamamayan. Okay, una, pagtatakip sa mga kamalian ng mga pinuno. Okay, ano kaya ang pipiliin nyo? Number two, pagbabayad ng buwis. Ikatlo, pagbibigay ng donasyon sa mga opisyal ng mga pamahalaan. Ikaapat, paggalang sa karapatang pantao. At panglima, pagboto sa halalan. So tingnan natin kung ano ang mga tamang kasagutan. Okay, una,
minus 2 plus 3 minus 4 plus at panglima ay plus. Very good. Napakagaling ng inyong kasagutan. So, ngayon naman, dadako tayo sa inyong takdang aralin. Para sa ating kasunduan, ang inyong guro sa kontemporaryong issue ay makikipag-ugnayan sa inyong mga group chat sa Messenger o kaya sa inyong Google Classroom. Inaasahan ko ang inyong pagtugon sa kanila. Mga mag-aaral, natapos na natin ang lesson sa ika-apat na markahan sa Araling Panlipunan 10 sa ikalawang linggo. Ako ay nagagalak sapagkat naunawaan ninyo ang pananaw, ang lumalawak na pananaw ng pagkamamamayan. Muli, ako si Ginang Cristina C. Capillo, ang partner ninyo sa pag-aaral ng kontemporaryong issue. Paalam, hanggang sa muli. God bless us all. Your service. Kaya naman, ang feedback mo, suggestions nyo ay mahalaga sa amin to improve our programs on air and online. Para alam ni teacher yung strengths as well as the things in your mind na mas makatutulong sa mas effective na pagkatuto sa Teleradyo. Please take time to send your feedbacks via Teleradyo Mu, which you can access by scanning the QR code on the right or typing the URL provided here. bit.ly/3orvay9. One more, this time you follow. bit.ly/3orvay9. Kaya send your hashtag TBH o hashtag RT dito sa Teleradyo Mu, kung saan ang feedback mo, suggestions nyo, ay mahalaga sa Teleradyo. Makinig, manood, nasa Teleradyo. Makinig, manood, nasa Teleradyo. Teleradyo.